Hello everyone, it's me, Del, the owner of Philip Swipe Channel. At kung bago ka palang dito sa aking channel, please click subscribe and click the bell notification para mas maging updated ka sa aking mga bagong YouTube videos. And for today's video nga pala guys, ay pag-uusapan naman natin ang mga pagkain sa almusal. Mga almusal ng mga Pilipino, ng mga paborito ng mga Pilipino at siguro yung paborito ko na rin. Sabagay halos lahat naman kasi yata ay paborito ko na. May ganun. Ang almusal ay isang magandang paraan para simulan ng iyong araw. Ang masustansyang almusal ay maaaring magbigay sa iyo ng pangmatagalang enerhiya sa isang buong araw. At pananatilihin ka rin itong busog sa loob ng maraming oras. Ang magandang almusal ay karaniwang may mataas na fiber, protina, good fats, at micronutrients. Narito ang iba't ibang klase ng almusal ng mga Pilipino. At bago ko nga pala ito simulan guys, ay uulitin ko nga po pala, hindi na ako gumagamit ng clips. Ako na po mismo ang gumagawa ng sarili kong video para hindi ako ma-re-host content. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. At ngayon hindi ko na patatagalin, ibibigay ko na sa iyo ang pinakaunang pagkain na almusal ng mga Pilipino. Unang-una ay walang iba, kundi kape at tinapay. Ito ay isang simpleng almusal, ngunit mabigat sa tiyan. May mga taong sapat na ito ang almusal nila. Ngunit may mga tao din namang mas gusto ay kanin at ulam. Pangalawa, tuyo silog. Ito ay pinakaikling salita ng toyo, sinangag at itlog. Masarap din itong partneran ng black coffee. Pasensya na medyo maingay lang gawa ng aso ng kapitbahay. And number 3 naman ay champorado. Ang champorado ay gawa sa malagkit na bigas, asukal na pula, at kokwa o rekwa. And pang-apat naman po ay walang iba kundi toyo. Isa yan sa mga paborito nating mga Pilipino, toyo lagi sa almusal. Ito ay isang pinatuyo at masarap i-partner sa champorado o sinangag. And number 5, tortang talong. Ito ay talong na lalagyan ng itlog saka ipiprito. Isa itong masarap at masustansyang almusal. Number 6, hindi mawawala sa ating almusal ay itlog. Isa ito sa paboritong pagkain sa almusal ng mga Pinoy. Meron itong iba't ibang klase ng luto. Halimbawa dito ay omelette at sunny side up. Number 7, itlog na maalat. Kung kanina ibang itlog, yun ngayon itlog na maalat naman para maiba. O, diba? Ito ay masarap na ulam sa almusal. Pwede din itong lagyan ng kamatis at sibuyas. Number 8, sinangag. Ito ang isa sa paboritong almusal ng mga Pinoy dahil bukod sa masarap na ay pwede itong i-partner sa kahit anong ulam. Number 9, tap silog. Ito ay pinaikling salita na tapa, sinangag at itlog. Isa itong masarap na almusal na iyong hahanap-hanapin. And number 10, hotdog. Isa ito sa gustong-gustong kainin, lalo na ng mga bata sa almusal. Pwede rin itong ipalaman sa tinapay o iulam sa kanin. Number 11, tocino. Ito ay manamis-tamis na karne ng manok, baka o baboy. Masarap itong iulam sa kanin man o sinangag. Number 12, tinapa. Ito ay isdang pinausukan. Ito ay ipiprito at ipapangulam. Number 13, lugaw. Ito ay bigas o malagkit na bigas na nilalagyan ng maraming tubig upang maging masabaw. Nilalagyan ito ng bawang, luya, asin, paminta at iba pang pampalasa depende sa gagawa nito. Number 14, para rin itong lugaw pero sinasamahan ito o nilalahukan ng manok. Number 15, ito ay katulad ng lugaw, ngunit may halo itong lamang loob. Kung sa aros kaldo ay manok, ito naman ang halo niya ay lamang loob, goto. Number 16, taho. Ito ay nilalako sa umaga o pwede ka ding gumawa ng homemade nito. Number 17, suman at kakanin, para sa mga taong malakas kumain. Charme ganun. Suman refers to a type of kakanin made with glutinous rice that cooked in coconut milk and then tightly wrapped in banana leaves before being steamed. Suman is one of the most important dishes in Filipino cultures and cuisines. O, diba English yun? Number 18, pancit, spaghetti at palabok. Ito ay sikat na almusal na mabigat sa tiyan. Ito ay ang klase ng recipe ng iba't ibang klase ng noodles. 19, sopas. Ang sopas ay isa sa pangunahing sinabawang pagkain sa almusal. Karaniwan itong iniahain ng mainit. Ito ay pinagsama-samang mga sangkap ng manok, repolyo, carrots, hotdog, gatas at tubig.
At ang panghuli ay laging hinahanap-hanap nating mga Pinoy, lalo na sa mga kainan, ito ay ang silog meals. Silog meals ang tawag dito dahil marami itong klase. May top silog, long silog, at silog, at marami pang iba. Ito ay pinagsama-samang lutong pagkain gaya ng sinangag, tuyo, itlog, karne man o isda. Ito ang madalas naming kinakain kapag kami ay nasa kalabasan o bayan. Dahil ito ay mabigat sa tiyan at sulit sa bulsa. Sana nabigyan ko po kayo ng idea sa mga gustong magluto ng almusal. Sana natulungan ko po kayo. Inuulitin ko lang po sa mga bago dito sa aking channel, subscribe na lang po kayo para marami pa tayong videos na magagawa pa. Maraming salamat po sa panonood. God bless!